Magandang araw, may gagawin mo tayong ano ito, stand pan. Ang tatak niya ito, ha? Dowel. Testerin natin yung cordon niya. Tingnan natin kung may resistance pa yung ano, yung motor. Ayan. Anuin natin tong pinaka-switch niya. 1, 2, 3, off. Wala na siyang contact. Ibig sabihin, may problema na siya dun sa motor. Tingnan natin yung ano, yung pinaka-fuse niya. Kung pumutok na, o yung motor na mismo ang sira. Baklasin natin. Ito, kung gagalawin nyo to, kung iikot nyo tong ano, tong pinaka shafting niya na kakapit sa bushing, ano na rin eh, matigas na rin eh. Ibig sabihin, may stock up na siya. Kaya ang mangyayari dito, papalitan natin yung ano, yung bushing niya, o kaya yung shafting, titingnan natin kung ano na siya, kung malalim na. Testa rin natin itong ano, itong linya ng capacitor. Titingnan natin kung may contact pa siya. Ngayon, may resistance pa siya. Ibig sabihin, may linya pa yung ano, yung sa capacitor, kaya ang titingnan din natin kung yung fuse niya pumutok na. Ito yung motor niyo. Iba yung ano, iba yung pagkakadesign ng pagkakarewind sa kanya. Hindi katulad ng mga ordinaryong rewind ng motor. Ito, paikot. Ganun siya. Pero titingnan natin dito yung fuse. Hanapin natin yung fuse kung nasaan siya. Ito yung ano, yung piece niya, yung nandito sa loob na to. Tatanggalin natin itong ano, yung nakatakip para matestan natin kung ano, kung okay pa yung fuse. Ayan, ito yung piece niya. Tetest rin natin siya ngayon. Kung may ano pa siya, kung may contact. Ayan, open na siya. Wala na siyang contact. Ito, kaya pumutok tong fuse na to. Kasi yung bushing shafting niya rito, ano, nagdikit, may stock up na, kaya yung fuse pumutok. Protection siya sa motor eh, para bago uminit masyado yung ano, yung pinaka motor niya, puputok na yung fuse. Kaya kailangan din ng mga electric pan may ano eh, may protection. At wala nitong fuse na ta. Papalitan natin yan. Ito, meron akong ano, piece ng ano, ng electric pan. Ito, magkaiba lang siya ng ano, ng forma, pero the same din siya. Piece din siya ng electric pan. Ito, test rin natin kung may contact pa. Ayan, may resistance siya. Kaya itong ilalagay natin. Lalagyan ulit natin siya ng contact dito. Bago natin gawin itong ano, bushing shafting.
Eh, nalagyan na rin natin siya ng ano, ng zip tie para ano, nakapesto na uli yung ano, yung mga dugtungan ng ano ng motor, yung winding niya, yung dito tayo tututok dito sa bushing shafting niya para at least magamit na uli ng may-ari. Talalangisan muna natin siya para ano, mawala yung ano, yung sikip ng ano ng bushing tsaka shafting. Ano, okay pa naman yung ano niya, yung shafting niya. Ang naging problema ito, itong bushing niya rito. Ano na yan, malagkit na, kailangan palitan na yan. Ang gagawin lang natin dito, liliyahin lang natin ng konti para matanggal yung ano yan, pinakamansya sa bakal. Ayan, natanggal na natin. Oh. Ito, papalitan natin to. Itong bushing na to, papalitan na natin para gumana na uli yung ano, yung electric pan. Ito, bagong bushing. Ito ang ipapalit natin dito, ilalagay natin dito. Ayan. Ayun, naibalik na natin, ah. Maigpit na yan. Lalangisan na lang natin siya. Tapos, natin siya. Lilihayin natin. Lalangisan natin para maibalik na natin sa dating yung pwesto. Ito malinis po. Maganda po. Pero lilihain na rin natin siya. Lalagyan na rin natin siya ng langis. Para dumulas ulit yung contact niya. Hindi basta-basta mag-stack up. Ngayon, ibabalik na natin siya sa dati niyang pwesto. Ayan, naikabit na natin. Maluwag na rin ito. Pinalitan natin ang bushing. Tapos yung mga switch niya, yung kapasitor, yung mga tornilyo niya, naibalik na natin. Ngayon, susubukan natin siya kung gagana na siya. Lalagyan natin siya dito ng tape para malaman natin kung umiikot siya. Ngayon, sasaksak na natin siya. Ayan, nakasaksak na siya. Ito nga na, itong switch niya ng 1 to entry, ilalagay na natin siya sa number 1.
Ayun. Number 2. Number 3. Ayan, umiikot na uli siya. Gumagana na uli. Balik na siya sa normal. Pwede na uling gamitin ng ano, ng mayari. Basta ang pinalitan lang natin, yung bushing niya, tsaka yung fuse. Yung fuse niya, ano na, open na. Kaya, hindi na siya gumagana. Ngayon, okay na. Normal na uli siya. Watch, share, and subscribe lang po kayo sa ginagawa para lahat ng ginagawa ko sa shop ay masusubaybayan niya. Ayan, sige po. Maraming salamat.